ako nakabahan, ba't ganun? So guys, my speaking test is finished. Supposed to be 12:20 dapat yung schedule ko. So, nag 3:30 na ako nakapag-exam. Dahil sa technical problem because it's not a face-to-face, it's by Zoom. But, you are alone in the room. And then, it's okay. It's very natural. Para ka lang nakipag-usap sa kaibigan mo, ganun lang talaga siya. Kaso kinulong ako ng oras no sa part 2 na. So, ito na yung mga exams. Exams. Ito na yung mga questions. Okay, so sa mga magtitake ng IELTS, ito yung mga questions is first is where do you live? Saan ka nakatira? Describe mo yon, ganyan, ganyan. And then, another question is saan ka lumaki? Sa apartment ba? Or sa house? So, yun. Describe mo kung ano yung kung saan ka lumaki. Then, ano yung preferred mo na, ayun, ano yung which do you prefer to live now? In an apartment or in the house? So, sa isip niya, ang dal-dal naman ito. Binibigyan niya ako na signal na tumigil na ako. Ganyan. Kasi, ang dami ko sinasabi. Part 1 pa lang. So, excited ako. Super dami kong sinasabi. Ni-stop niya ako. Binibigyan niya ako ng signal na mag-stop. And after that, so of course, yung part 2 na, yung may topic. Then, bibigyan siya ng topic is to meet. So, ito yung question. Hindi ako prepared kasi sa dinami-dami, isang 1,100 na possible questions na ni-review ko kay IELTS list, hindi siya lumabas. Walang lumabas doon sa part 2. So, ang question ko is ito. Describe mo yung situation na merong maingay. So, ganyan. Sino yung kasama mo? Ano yung situation na yon? And ano yung naramdaman mo? So, ano situation na maingay na marami akong masasabi? Yon. So, ang hirap, di ba? Lalo pag hindi ka prepared. Nagsalita ako ng less than 2 minutes. Tapos binigyan niya ako ng idea na magsalita ka pa. So, wala na akong masabi. Nag-invento na ako. Hindi ko na alam para matapos yung 2 minutes. So, yun guys. After that, part 3, syempre may kinalaman sa noise. Ayan na naman. Ano na naman yung sasagot ko? Kasi hindi na naman ako prepared. So, eventually, okay naman siya. Pero nagkulang. Do you think ano yung effect ng maingay sa isang workers na nagtatrabaho sa mga big machines, ganyan-ganyan. So, tinanong niya ako doon. So, ayan, yung lola mo, dami na naman sinasabi. Tapos, tinitigil niya ako pag marami ako sinasabi. Ganun. So, I don't know ano yung score ko. Pero, siguro naman, ma-achieve ko naman yung score na kailangan ko. At ito na nga, guys, umulan na sa sobrang tagal. 4 hours bago ako nayaring mag-exam. Grabe, 12:20. Tapos ngayon, the time is exactly 4. So, hindi pa ako nagla-lunch. Kinain ko lang yung cream ko. Buti na lang may cream ko sa bag. Hindi kinain ni Rip nung isang araw. So, kinain ko siya. And nakingi ako ng water dun sa ano sa concierge ng hotel. Namimili kasi ako ng tubig. Walang bottled water yung restaurant nila. So, sabi niya, hingi ka na lang sa concierge. Buti na lang binigyan ako ng tubig. So, yun yung lunch ko, cream ko and water before I take the exam. Then, gabi na yata. Diyos ko, ayan, umuulan na. Super lakas ng ulan. Then, after that, so, tomorrow, sana walang delay. Tomorrow will be critical days of my life because it's 3 exam continuously. So, nga pala, guys, 3 hours lang ako natulog because I'm from work. And yung sister ko walang tulog. I'm so sorry, my dear sister. You don't have sleep, sister. Pero hindi talaga ako kinabahan sa exam na to. Kasi sa sobrang excited ko na 12:20, ala pa, na 4 na. Siya yung pinakabahan sa akin. Hindi kami natulog para sunduin ka. I'm umulang sorry, pa. Sis. It's super duper. Hindi ko alam kung ano ba to. Sign na ba to na bumaksak ako o pumasa ako sa sobrang lakas ng ulan. I don't know. But sobrang dal-dal ko ngayon na no. Kasi talagang 15 minutes lang ba magsasalita? Ay, ang tagal-tagal na hinintay ko. Ang dami-dami kong pinractice. Tapos 15 minutes lang ako magsasalita. Yung ganon, yung feeling. So, yun lang.